Ang sabi ko, kilala mo ba ako? Sabi ko, hindi po. Ako si Aga. Kilala mo ba yun? Wala rin, hindi na ako kilala. Sabi ko, di ba rin? Isang pangkaraniwang patyak Sunday morning lang dapat namin noon nila Aga at Michael sa may Vermosa. Nang sa kasarapan ng aming pagpatyak sa lugar, eh biglang may nangyaring kakaiba. Out from nowhere, eh bigla kaming nilagpasan at nginitian pa ha, ng isang bata. Siguro nasa 10 to 11 years old. Ang gusto ko yung paglampas na sa'yo, nakangiti siya sa'yo. Di naman sa pagiging judgmental ha, wow. Pero partida, yung bike niya may kalumaan na at mukhang medyo kinakalawang na. Parang nakikiusap na huwag na siyang gamitin. Pero boy, si little kid, kung pumadyak parang nakahiram ng bilis kay Superman o kay Flash. Maya-maya pa, inabutan na niya si Aga. At nilagpasan pa! Wow! Nang abutan namin si kid, sa bandang tuktok na. Habang hiningal ako dun ha! Yes bro, inunahan kami niyan eh. Inunahan tayo ni JM eh. Ito si JM, pabi ko pangalan si JM. Hey JM, sinunahan mo kami. Tapos ninabol mo si Aga eh, lakas niya ito. Sabi ko, bigay ko number ko. Sabi ko, ano number mo? Di niya alam eh. Oh. Para ano siya, meron siyang gusto niya ng bike, di ba? So, mas malaking bike dyan. Nak! Oh, sabi mo sa mga may text ako ha. Oo. Oh. Ayan, next week may bago ka ng bike. Sasabayan mo kami ha. Huwag mo iiwanan. Tanda ka na, huwag mo may kakalimutan ha. Ano mahalang bro? JM. JM. Ito pare, kinanera si Aga. Gusto ko pa ipaglambas niya, nakangiti siya sa'yo eh. Tama na mahalang pa siya, nakangiti siya sa'yo eh. Mabilis ko eh, bata ito. Ang galing. Binigay ni Aga yung kanyang number doon sa bata para makontak si Aga ng nanay nito. Pili sa akin eh. Nakangiti, di ba? Tapos naging laksilaksan ako, dahan-dahan ako. Parang ganyan ako, relax. Oh. Tapos bilang ako, buti siya, ha. Sabi ko, sinulit, demo ko, sasabay tayo. Sabay kami. Isa, bike mo ba yan? Sabi niya, opo, gusto ba ng bagong bike? Hindi niya ako yung sabihin niya eh. Tapos, ang sabi ko, kilala mo ba ako? Sabi ko, hindi po. Ako si Aga. Kilala mo ba yun? Wala rin, hindi na ako kilala. Sabi ko, di ba ano? Ganto. So, buti. Hingi ako ng ball pen. Pabigyan mo sa mama mo to, ha? Sabi mo, i-text ako. Hindi kasi yung bata, nakita mo yung porma. Gusto niya yun. Oh, ganun. Gusto niya mag-bike eh. At di naman nagpatumpik-tumpik si Kuya Aga. Ilang araw lang ang lumipas, naibigay niya agad ang bagong bike sa bata. Kumusta Aga? Nakuha na ba niya yung bike niya? Yes. The following day, we purchased the bike and then it took them like a week bago makuha kasi naghahanap sila ng sasakyan. Nagsabi pa, makukuha lang sila ng Alpine Suerte. Tinawag nila yung Paris sila sa barangay. So, yun ang kumuha, L300. Kasi naka-busy na parang birthday niya eh. Ang galing! Tinanong ko kung na-picturean niya o na-video man lang nang ibigay niya yung bike. Pero hindi daw. Kung sa bagay, di na nga yata talaga kailangan ng picture. Kahit hindi sabihin ni Aga. Tsaka kung tumatak ng gusto sa kanya, ang labis na tuwa ng bata yes! Nang matanggap nito ang bago niyang bisikleta. Gaganaan siya. One kid off the streets. Correct. Teka, Kuya Aga. Nalagpasan na rin kita minsan ha, nung nagtagitay tayo. Ganda pa nga ng smile ko noon eh. Beke na men. Joke lang. And there you have it guys, a simple ride turned into something special. Sobrang saya ng bata and I know, Aga felt even better na nakatulong siya sa kanya. So, moral of the story, minsan, it's not about the fancy gears or high-end bike. It's about passion, determination, and syempre, a little kindness goes a long way. Yan ang ating bicycle diary for today. Hanggang sa susunod, ako po si Oscar Oida, pumapadyak kahit malaki ang tiyan, alang-alang sa masayang padyakan, makabuluhang kwento, at masarap na kape.